Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host, si Christian Esguera, and welcome to another episode of our Facts First live interviews or Facts First program. Alam niyo po, araw na lang po ang binibilang para sa darating na eleksyon sa May 9, sa Lunes na po yan. So napaka-importante po nung pipiliin nating mga leaders dahil sila po yung ang kanilang mga desisyon, ang kanilang mga pulisiya, yung mga gagawin nila at hindi nila gagawin talaga magkakaroon po ng konkretong epekto sa buhay natin bilang mga Pilipino kahit saan man kayo dito sa Pilipinas. Pati po yung mga Pilipinong nasa labas ng bansa, yung mga Pilipinong nasa labas po ng bansa. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ba talaga yung proseso ng discernment na sinasabi sa atin lagi ng mga paring kilala natin? Sinasabi nila dapat maging mapanuri, dapat vote wisely, pero hihimayin po natin yan kasi ano ba ibig sabihin nung voting wisely. So for tonight, napakaswerte po natin dahil makakasama po natin ng isa sa importanteng boses po galing sa Simbahang Katolika. Matagal ko na po siya na cover before nung reporter po ako sa Inquirer when I was covering the Church Beat. Dati po siyang presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at ngayon siya po ang Archbishop ng Lingayen Archdiocese. I'd like to welcome to Facts First si Archbishop Socrates Villegas. Magandang gabi po, Bishop, at maraming salamat po for joining us. Greetings from Dagupan. Okay, nasa Dagupan po. Kumusta na po kayo dyan? Mas mainit kaysa dyan siguro. Oo, sobrang init po dyan sa Pangasinan, no? Umabot kami ng 53 ng isang araw. Nako. O sige. Bishop, pag-usapan natin itong darating na eleksyon sa Lunes po, May 9. Lagi natin nadidinig, no? Napaka-importante nito. There's so much at stake in these elections. Pero himayin po natin, ano po yung mga dapat unang unawain at bigyan natin ng pansin bilang mga botante dito sa darating na eleksyon? Kung hihimayin natin, isa-isahin ko. Opo. Ang unang-unang dapat naman na igay konsensya. In fact, kaya nga merong secrecy yung ballot. Kasi secret yung ating konsensya. At yung konsyensya, yun ang tinig ng tama at saka mali. Sabi nga ni Senator Miriam Santiago noon, ang balota ay balota. Huwag nating gagamitin yan na parang listahan ng mga magnanakaw. So ang unang-unang kriteryon ay, Lord, ano ba ang gusto ninyo? Sino ba ang gusto ninyo? At siyang iboboto mo. So talagang ang boto, dapat merong moral grounding. Kasi sabi nga noon ni Cardinal Sin, yung politics na walang Diyos, yung politics na walang konsensya, whether politiko o yung mamamayan, kapag hiniwalay natin ang Diyos, ay magiging pasangkrus yung politika natin. Ang pangalawa ay katwiran. Pero yun ay reason. Ibig sabihin intelligence. Hindi lang intelligently, kundi sabi nga natin wisely. So ang ibig sabihin ng intelligence at saka reason ay katwiran, mag-aral. Huwag lang pasama o sumambay doon sa sabi-sabi. Boto ng kapitbahay ko, boto ng mataas sa survey, gusto ko manalo ko, yun na lang ang iboboto ko na hindi nag-iisip. Ang opposite ng intelligent vote, ang opposite ng wise vote ay kapag tinanong, ba't siya iboboto mo? Ang sagot mo, basta. Mm-hmm. Kapag basta, ay yung basta pwede mo sabihin kung crush mo. Sabihin sa'yo na magulang mo, bakit yun ang nagustuhan mo? Ang pangit-pangit yan. O bakit yun ang nagustuhan mo? Ang layo-layo ng bahay nila o yung manlahi yan. Pwede sabihin mo, basta. Eh, talagang gano'n na lang ang pagmamahal, di ba? Pero ang pagboto, hindi pa gano'n parang pagbili ng asawa. Kasi ang pagboto, hindi lang ikaw ang maapektuhan, meron pa ibang tao maapektuhan. Kaya dapat pag-aral. Track record, wag nang pakinggan yung pangako. Kasi kapag nanliligaw, ipapangako ko sa yung buwan at mga bituin. Pero wala eh. Sabi nga noon, kapag nanliligaw ka, sabihin mo, today you will be in paradise. Pero pagkasal na kayo, sabihin mo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ganun ang mangyayari sa atin. Kasi hindi natin ginagamit yung isip. Pero ang pangatlong K, Christian, na gusto ko i-suggest sa ating mga kababayan, ay sana isaalang-alang natin ang kapwa-tao.
At doon sa kapwa-tao, merong dalawang nanginibabaw. Una, yung mga dukha. Pangalawa, yung mga bata. Ikaw, Christian, bagong tatay ka, boboto ka dapat, hindi na yung para sa iyo eh. Boboto ka para dun sa 20, 30 years from now, ano yung dadat na ng anak mo? Ako, boboto ako. 61 years old na ako. Hindi na ako mabubuhay another 61. Boboto ako para sa mga seminarista, sa mga batang pare, para pag sila na yung pare o baka sila na yung Archbishop ng Ligaytagupan, hindi sila kakasuhan ng sedition falsely. O hindi sila pagbabantaan. Hindi sila mumurahin. Hindi sila ito troll kapag sila ay nagsasabi ng totoo o nagtuturo. So, vote for others. Huwag na yung sarili. So, konsyensya. Pangalawa ay katwiran. Pangatlo, kapatao. Kasi sa eleksyon, ang unang victim, mga dukha eh. Kasi dahil sa tindi ng pangailangan, tatanggapin nila yung pera. 100, 200, 1,000, minsan 5,000 pa. Hindi naman natin sila masisisi. Kasi yun ang kailangan nila doon sa sandaling yun. Pero dahil doon sa matinding pangailangan for that moment, kinabukasan ang natataya. So, kapatao yun. Opo. Nabanggit niyo ang vote buying. No? Napaka-importanting pag-usapan po yan. Eh. Kasi madalas, yung mga advocates against vote buying, ang sinisisi yung binebentahan ng boto. Yung hirap na talagang tumatanggap. Pero parang nakakalimutan na mas malaki yung problema doon sa mga namumudmud ng pera at saan nila kinukuha yon. At sila yung dapat mas nakakaalam, no? Paano ba dapat po ito tingnan? Kasi for example, sabi ng iba, tinanggap ko yung boto, pakialam mo, di ba? Pero ano ba yung dapat gabay po dito? Gusto kong palayain yung konsyensya ng ating mga botante, lalo na yung mga mahihirap eh. Alam mo kung bakit? Kasi para mabili yung boto, kailangan meron kang benta. Ibig sabihin, two-way traffic yan eh. Merong magbabayad, merong magbebenta. Kung binigyan ka ng pera, pero hindi mo binoto yung sinasabi sa iyo ng nagbenta sa iyo ng boto. Kasi ang totoo yung nagbigay sa iyo ng pera para bili ng boto, walang galang sa iyo yun. Pinapalaya ko yung konsyensya ng mga tao at gusto ko sabihin sa kanila, basic principle ng morality, you are not obliged to follow an illegal, immoral, evil contract. Tagalog, wala kang pananagutan na tuparin ang isang usapan na mali, na illegal, at saka masama. Kung binigyan ka ng pera, pero pinapagawa ka ng masama, huwag mong gawin yung masama. Pwede ko bang itago yung perang yon sa ako kung tatanungin mo? Tanggapin mo yung pera para malugi, para maranasan itong vote buyer na to na walang halaga yung pera na pinanghahawakan niya. Let us disable the capacity of money. Alisin natin yung kakayahan ng pera na bumago sa ating kinabukasan. Paano naman po, Bishop, yung ano, yung rationalizations na na-encounter natin sa baba, ano? Sasabihin, sige, tanggapin ko yung perang ino-offer sa akin, pero iboboto ko pa rin siya kasi naniniwala naman ako dun sa kandidato. Miski alam mo magnanakaw at yung very fact na binibili yung boto mo, intrinsically mali na yun eh. Intrinsically, mali na yon kasi walang respeto sa iyo yung nambibili ng boto. Walang respeto. In fact, sinasabi ko nga sa iyo na kung gusto mo tanggapin, kaya ko lang sinasabi sa iyo tanggapin para madala yung vote buyer na huwag na niyang gamitin yon at umimbento na sila ng ibang paraan in the future. Pero uulitin ko, ano to eh, atake ito sa sarili mong karangalan. Parang sinasabi sa iyo, hanggang dito lang ang presyo mo. Dapat, kumbaga, taasan natin ang kilay, itaas mo yung loob mo, sabi mo, hindi mo ako kayang bayaran. Dapat ganun ang maging paninindigan natin. Okay. So, anong nangyari po kasi rito, in-exploit yung mahihirap eh. No? So, kasi, alam nila, kaya nila kontrolin. I disagree na pareho sila ng liability. Kasi, yung nabibili ng boto, meron siyang intention na una, nakawan na yung karapatan ng tao. Pangalawa, meron na siyang
plano na pabawiin niya yung kanyang ginastos. Yung kabila kasi, merong matinding pangangailangan. At kung merong matinding pangangailangan, gatas ng anak ko, gamot ng asawa ko, o pang-ospital ng lola ko, merong matinding pangangailangan, hindi ganong kabigat ang kanyang moral culpability, yung kanilang pananagutan sa moralidad. Okay. Yeah, napakaliwanag po ng paliwanag ni Bishop Sok, no? Puntahan natin yung criteria na binanggit nyo, yung tatlong K, no? So yung konsensya, katwiran at saka kapwa-tao. To be honest with it, sa tingin nyo doon sa mga tumatakbo sa pagkapangulo, based on the criteria that you mentioned, napaka-importante po, talagang napakaliwanag naman dapat ng choice. Maaaring hindi napansin ng mga tao kasi isa lang ako sa libu-libong pumirma. Pero kasama ako dun sa Priest for a Moral Choice. Ipinilagay ko ang aking pangalan doon at sinasabi ko na nagdasal ako, wala akong iniisip na politika, wala akong iniisip na makinabang sa magiging resulta. Sa aking pananaw ay si Lenny Robredo yung pumapasok doon sa kriteriya ng moralidad, ng konsyensya, ng katwiran at ng pangangailangan ng kapwa-tao. Pero bakit sa tingin niyo po, ano? Sige, wag natin pag-usapan muna yung reliability ng surveys. Kasi pag sinunod naman natin yung mga reputable survey firms, meron naman talaga silang track record. So bakit sa kabila ng mga ganyang values, ng ganyang criteria, bakit hindi siya yung nangunguna? Bakit yung isa na merong, hindi lang bahid eh, meron talagang record of corruption and plunder, yung kanyang pamilya. Bakit si Bongbong Marcos sa tingin niya nangunguna? How does this reflect on our values as a nation siguro, or as voters? Hindi ko rin naman talaga masisi. Alam mo kung bakit? Kasi hindi natin naramdaman, ginagapang na pala ng kasinungalingan yung isip ng ating mga kababayan. Sabi ng ibang experts, as early as 2014, ginagapang na pala pailalim. At ibang storya na pala ang naririnig doon sa ating sinasabing social media na dati alternative media na ngayon ay nagiging main source na ng information. So, dahil mali yung na-feed, yung ipinakain na information, ang nangyayari ngayon, dahil mali yung naipakain, mali din yung lumalabas. Pero hindi naman dahil mali yung kanilang choice, kundi mali yung kanilang premise, mali yung kanilang pinanggalingan. Sa katunayan, sa tingin ko, sa halip na sila ay husgahan at ulan, sila ay victim din ng kultura ng kasinungalingan. Kasi talagang historical revisionism, at hindi lang revisionism ang tawag eh, talagang pinapalitan nila yung buong storya. So, marami ang napapaniwala. Pangalawa, dahil dun sa nangyari sa atin ng pandemic, ang tingin ko ay nabawasan yung ating capacity ng critical thinking. Ibig sabihin, kung ano lang ang makita within 3 minutes, tanggap ko na. Hindi na nag-iisip, basta papaniwalaan ko na lang. Parang talagang sunod-sunod na bomba ng kasinungalingan. Kauulit-kauulit, nagsisimula ka ng maniwala doon sa kasinungalingan. So, kailangan nating alalayan yon. Kasi itong kultura ng kamatayan na simulan 5 years ago, almost 6 years ago, kultura ng kasinungalingan, kultura ng korupsyon, ay dahil padami ng padami, ay parang nagiging normal. At dahil doon sa level ng normalcy, ay nagiging katanggap-tanggap. At kaya nababago dahan-dahan yung kultura ng kagandahang asal at yung ugaling Pilipino. Oh. Pag ganyan po, meron pa ba tayong panahon para ituwid yung mga kabaluktutan, especially doon sa kasaysayan, di ba? So, ang binabanggit mo yung historical distortion or denialism na nangyayari. It's not even revisionism, no? So, meron pa bang panahon? Kasi ang dami nang napaniwala eh, obviously. Ang isa kasi sa mga most effective way ng pagtuturo ay kwento. At yung sinimulan ng mga kababayan natin na house to house ay
house-to-house na kwentuhan eh. Kasi kahit anong sabihin mo na natututunan nila sa social media, sa TikTok, saka sa YouTube, kapag nakipagkwentuhan personal, mas malaki pa rin ang impact. So una, kailangang ibalik yung pagkukwento ng magulang sa kanilang mga anak sa loob ng bahay. Pangalawa, kailangan nating ibalik yung kultura ng critical thinking na ang ibig sabihin ay maging masuri, maging gamitin ang isip at hindi lang basta kung anong sinasabi. Pangatlo, ay kailangan nating tingnan yung talagang historical records kasama sa panunuri at pagre-research, kailangan nating balikan yung mga nangyari talaga kasi itong mga nangyaring ito ay lessons na hindi na natin pwedeng baguhin. Mm-hmm. Kayo po sa karanasan nyo bilang obispo, bilang pare, nandun din ba yung hirap na parang ipaliwanag, ipaintindi doon sa mga ibang kababayan natin yung katotohanan? Kunwari, tungkol sa mga Marcoses. Kasi recently may nakita tayo isang video nag-viral. Yung pare, sinabi lang niya sa isang misa, huwag tayong bumoto sa magnanakaw. Tapos mayroong nagsisimba, if I remember it correctly, sinita siya after. Parang bakit kayo naninira? Yung ganyan, di ba? Meron din po ba kayong parang ganyang karanasan? Siguro in a different situation? At paano po dapat ina-approach yan? Alam mo, kapag nag-aaral ka ng katotohanan, yung sinungaling magagalit sa'yo. Kapag nangaral ka na huwag kayong pumatay ng tao, yung kumikita sa pagpatay ng tao, sasabihin nagmamalinis ka. Ang ibig ko sabihin, kapag narindigan ka para sa kay Kristo, umasa ka na mayroong aaway sa'yo. Ngayon, kung gusto mo na wala kang kaaway at lahat ay pumapalakpak sa'yo at nagsasabi ang galing-galing mo, ay huwag na ako magpare. Magtindala lang ako ng ice cream, masaya lahat ng tao. O magtindala ako ng balloons, masaya lahat ng bata. Pero hindi naman ako tinawag para magpasikat eh. Tinawag ako, sabi ni Pope Benedict, God called us to be great. And the way to greatness is to stand up for Jesus. And to stand up for Jesus, kahit naman si Jesus, sa huling sandali ng kanyang buhay, dami naman niyang kaaway. Hindi niya ginawang kaaway, pero nang aaway sa kanya. Pero handa na tayo sa ganun. Handa tayong manindigan. Hmm. Ito po ano, si Bongbong Marcos obviously ang inalalatag niyang plataforma kahit wala masyadong detalye. Ang campaign message niya is all about unity. So, bakit parang napaka-successful niya with this campaign line? Pero pag pinag-aralan natin yung background niya, yung kasaysayan, yung pamilya niya at saka siya, isang napakalaking source ng disunity sa bansa po natin. Pero bakit parang nabaliktad? Parang siya pa yung kawawa. Yun nga yung isa sa mga effects ng historical distortion na pinag-uusapan natin kanina. Pero on the other hand, ang totoo, yung corruption at abuses nung panahon ng diktadorya until 1986 ay sila ang naging reason para magkaisa ang mga Pilipino sa EDSA. Dahil napuno na talaga tayo at sobra-sobra na yung dinadanas natin, kaya nagkaisa ang Pilipino para sa isang mapayapang pagbabago. Nagkaisa tayo dahil sa kanila sapagkat kitang-kita yung kasamaan na ginagawa ng mga panahon yon. So ngayon, pagkakaisa pa rin ang sinasabi, pero kapag hinimay mo yung pagkakaisang yon, ay ano ba talaga ang ibig sabihin? Katulad ng sabi sa iyo ni Aris, di ba? Sabaw. Parang walang laman. Sabaw talaga. Pero nga, sige, paliwanag natin konsepto ng unity. Tsaka sa tingin nyo ba, just like what happened in 86, parang kahit yung mga survey sinasabi siya yung talagang on track na manalo via landslide, kumbaga pwede ba talaga mangyari na magkaisa uli mga Pilipino to reject the kind of politics that he has been embracing and he would likely implement or embrace again if he gets elected as president? I think sinabi ni Justice Leonen, di ba, na ang demokrasya hindi nakabase sa survey. Ang demokrasya ay nakabase sa eleksyon. Kasi kung survey na lang,
hindi panalo na talaga, huwag na tayo mag-eleksyon. So ibig sabihin, survey pa rin yan. At sabi ni St. John Paul II, Veritatis Splendor, at technical naman yung kanyang definition, ang survey ay isang ugali o pagkilos o pananaw ng isang grupo ng tao sa isang natatanging panahon, sa isang natatanging sitwasyon. Mm-hmm. So, ang sitwasyon ng tao ay pabago-bago araw-araw. Kaya, ang pagpili ay hindi mangyayari sa survey 1 week, 2 weeks, 3 days before. Ang eleksyon, ang pagpili ng pinuno ay mangyayari sa atin sa May 9 at malalaman sana natin May 10 o 11. Yun ang critical. So, ang panawagan ko ay ang survey ay nagsasabi lamang from the point of view ng politics, ng sociology, ng anthropology. Pero nakita niyo ba kanina, sabi ko, konsensya, katwiran, at saka kapwa-tao. Yung survey, maaaring kasama doon sa katwiran. Pero yung konsensya, hindi yan na-determine ng survey. Kasi ang tama o mali ay hindi na pagbubutuhan. Okay. Kung corrupt talaga, hindi mo pwedeng sabihin, I vote that he is not corrupt. O yeah. Kung kaya sinungaling, o kaya mamatay tao, pagbutuhan natin na hindi sila sinungaling, hindi sila mamatay tao, hindi ganun ang konsensya. Merong standard ang konsensya at ang standard ay galing sa Ten Commandments. Yun nga po. Kumbaga hindi siya popularity contest na, sige, alam natin magnanakaw to kahit napatunayan. Pagbutuhan natin na hindi siya magnanakaw. Parang hindi siya pwedeng burahin ng tinatawag na sovereign will of the people kung talagang inelect mo magnanakaw, di ba? So, sa ganyan po, for example, binabanggit niyo yung survey, no? So dito, for example, ano yung tumatakbo sa isip niyo na may karanasan kayo sa EDSA, di ba? So nandun po kayo, nakibaka. Pero yun nga, after 50 years, since martial law was declared, parang may malaking chance sa yung anak ng dating diktador na, na maluklok sa Malacanang. Parang sabi ng iba, how big an irony would that be? Talagang napakalaking irony, kabalintunaan. Talagang kung sa amin sa simbahan ay mystery. Kasi mystery talaga, hindi mo maiintindihan kung paano nangyari yan. Pero bakit pwedeng mangyari? Pwede mangyari kapag papadala lamang tayo sa kasinungalingang iginapang sa atin. Pero kung babalikan natin yung tama o mali, babalikan natin yung intelligence natin, babalikan natin na hindi na ako kundi kapwa-tao. I think babalik na meron tayong dapat piliin at hindi yung magnanakaw, hindi yung mamatay tao, hindi yung sinungaling. Okay. Yung ano po, yung sa konsensya. Kasi di ba, alam naman natin merong well-formed conscience, merong namang hindi well-formed conscience. So, paano yung iba? Kunwari, baka gamitin naman yung concept ng konsensya to justify a wrong decision. For example, kasi naman kayo, kinakawawa niyo itong isang kandidato, puro kayo bintang. So, produkto yun ng disinformation. Tapos parang gagamitin niyang further rationalization, not even justification, yung konsensya niya. Nakukonsensya ako para sa kanya pag hindi siya ibinoto ko kasi biktima siya. Alam mo, yung sinasabi, di ba, Vox Populi, Vox Dei. Mm. Yung voice of the people, voice of God. Ito ay base doon sa yung Diyos ay kumikilo sa taong bayan. Kasi sabi nga ni Alcuin, yung advisor ni Charlemagne, sabi niya, Vox Populi, Vox Dei, kung hindi ito sumusunod sa batas ng Diyos, is a mob. Ito ay kaguluhan na naka-border na sa kamangmangan, sa kabaliwan. So, meron tayong duty na formation talaga ng conscience. Pero, kung boboto ka, dahil naaawa ka doon sa kanyang pinagdadaanan, ang itanong mo ay, saan pinagagalingan ng awa? Naaawa ka ba dahil inaapi? O naaawa ka kasi binago nila yung kwento at nagmukha silang inaapi-apihan? Pero hindi naman talaga yung totoo. Sapagkat ang totoo ay naapi ang taong bayan. So, kailangan nating balikan. Ano ang pinanggagalingan mo? So, yung totoo yun, meron pa rin tayong duty na ang konsyensya natin ay attuned to the voice of God. Mm-hmm. Hindi,
lang basta awa, hindi lang basta sympathy o pity, kailangan ito ay nakabase sa reality. Totoo ba talagang nakakaawa o nabago lang talaga yung kwento? Yun nga po eh. Tsaka ano yung nakikita niyong dangers, yung mga repercussions na kung sakaling yung mapili ng karamihan sa mga boboto sa Lunes ay produkto ng disinformation, a manipulated narrative. Alam naman natin yung propaganda lagi nandyan yan eh, especially during election campaigns. Pero dito iba eh. Iba yung sitwasyon na meron tayo. So ano yung mga nakikita niyong ill effects, yung mga possible repercussions kung yung maluklok natin ay produkto ng ganitong pag-iisip? Kung from the point of view of the church, nakalagay sa gospel, di ba? Kapag nagtayo tayo ng bahay sa buhanginan, pagdating ng malakas na alon, ay madadala ng alon yung bahay at mawawalan tayo ng tirahan. So, kung tayo ay magtatayo ng bansa at ang pinuno na iluluklok natin ay nanalo dahil sa kasinungalingan at yung pagnanakaw na hindi inamin at hanggang ngayon ay kanilang pinapakinabangan, ang magiging konsekwenso para sa atin ay nagtatayo tayo ng isang bansa na nakatayo sa buhanginan at sa malaon at madali ay babagsak yon. So hindi na natin itong incompetence ng nangyari sa atin sa loob ng 6-5 taon ay hindi na natin pwedeng ipagpatuloy. Kasi sabi nga ni Cardinal Rosales, leadership without vision is treason. Ang pamumuno na walang pananaw, walang bisyon, ay pagtataksil sa bayan. Kasi self-serving leader ang mangyayari doon. Okay. Siguro I'll also take this opportunity para hingin sa inyo yung paglilinaw, yung tamang paliwanag. Kasi nagagamit ito lagi eh, in favor of Bongbong Marcos, yung kasabihan na the sins of the father should not visit upon the children. Sinasabi, nilalayo nila eh, yung anak doon sa kasalanan ng ama. Oh, eh, pero I'm sure hindi na ako unang magsasabi nito. Pero yung ninakaw ng ama, hawak-hawak ng anak eh. At nakikinabang pa yung pamilya doon sa iniwan ng mana ng kanilang tatay. So ibig sabihin, nandiyan na ho sa Supreme Court, nandiyan na sa US Court, nandiyan na sa iba't ibang bahagi ng mundo, proven na po na nagnakaw. At yung iba nga ay ibinalik. Bakit ibinalik kung hindi sila nagnakaw? Pero maring natitira. At yung natitira, sabi ni Justice Carpio, di ba? Siyang administrator nung yaman ng kanyang tatay. Wala naman siyang trabaho, bakit siya ganong kayaman? So, ibig sabihin, totoo, yung kasalanan ng ama ay hindi dapat isisi sa anak. Pero yung nakaw ng tatay na hindi naman niya dadala sa hukay ay nandito pa rin sa mundo at hawak-hawak to ng kanyang mga tagapagmana. Bakit hindi ibinabalik? Mm-hmm. Kanina binanggit niya yung mga naging problema, yung darkness over the past 5 years or so. Basically under President Duterte, kayo mismo naging biktima niyan, 'di ba? So ano yung nakikita niyo prospect of a Marcos presidency na susunod sa Duterte presidency? Do you think it could be worse or not as bad as Duterte's? Bagamat hindi nag-endorse si President Duterte ng presidential candidate, gusto ko marinig sa susunod na presidente na sasabihin niya na mali yung pagpatay sa mga drug addict na hindi naman napatunayan. Gusto ko marinig na mali yung pagnanakaw sa bayan at yung nakaw sa bayan dapat ibalik sa bayan. Gusto kong marinig na ang kasinungalingan ay kasinungalingan at hindi ito pwede maging basihan ng ating pagpapasya o pamumuno dito sa ating bayan. Gusto ko lang marinig yon. Kung marinig ko yon kahit sa kaninong kandidato, ay magdadalawang isip ako, baka pwede kong ibigay ang boto ko sa kanya. Pero walang nagsasabi ng ganun eh. Parang gustong ipagpatuloy yung kultura ng kamatayan. Walang nagsasabi na itigil ang kabastusan sa kababaihan at sa mga mahihina ng lipunan. Walang nagsasabi na ang korupsyon, lahat sila anti-corruption. Pero yung mga nagtataas ng kamay nila, convicted na sa court for corruption. Ano ba naman yun? Kailangan nating isipin
sino ba ang nakatayo sa kaliwa at sa kanan nito mga kandidatong ito? Kasi baka sila sabi nilang ayoko ng corruption, pero yung nagtataas sa kaliwa at sa kanan ay convicted for corruption at nakulong na sa corruption. Nga po, yung gandang binanggit niya yan. No? Kasi para malaman niyo kung paano mamamahala yung isang tumatakbo sa pagkapangulo, syempre titingnan niyo yung track record. Pangalawa, tingnan niyo yung nakapalibot sa kanila. Tama yung sinabi ni Bishop, no? Pag sinabi niya, I'm anti-corruption, pero kung napapaligiran ka at yung siguro mga power brokers na involved dun sa pagtakbo mo, ay may mga track record ng corruption, talagang iba, convicted, talaga iba, siguro nalusutan yung kaso dahil ma-impluensya, eh dapat mapaisip po tayo, no? Talaga, kasi hindi lang corruption, ha? Sa akin, bilang pare, yung kultura ng kabastusan. Mm-hmm. Mayroong kabastusan na hindi ka namumupo. Yeah. Sa Pilipinas, dapat namumupo ka. Kapag wala kang upo, hindi ka nag-uupo, ay hindi ka magalak. Pero mayroong kabastusan talagang opposite. Yung pagmumura, yung pang-iinsulto, yung pamamaliit sa kapwa-tao. Sa akin, hindi ito katanggap-tanggap kasi hindi ito natural sa Pilipino. At lalo hindi katawa-tawa. So, kung yung kabastusan ay ginawa nating normal, yung kultura ng kamatayan, ginawa nating solusyon sa ating mga problema, yung corruption, nilalabanan mo, pero nakapaligid sa iyo, mga kaibigan mo ay convicted corrupt. Pati yung dito sa amin sa Pangasinan, yung problema ng China, kasi yung mga mangingisda namin sa West Philippine Sea, hindi makalaot, kasi nandiyan na at lapit-lapit na. At nakakakuha na kami sa AM radio ng mga Chinese radio programs. Hmm. Pero anong ginagawa? Nandiyan na yung decision ng tribunal in favor of us. Pero bakit hindi natin ini-implement? Bakit hindi natin pinanindigan kung talagang tayo ay mga Pilipino? Inga po, yung mga binanggit yung kultura ng kabastusan na talagang lumaganap lalo no, sa under President Duterte. Obvious naman sa kanya galing yun, primarily dahil siya nasa tuktok, di ba? Gano'n sa tingin nyo kahirap yung magiging proseso para ibalik sa tama? Kasi ano yan, di ba? May epekto po yun sa mga institusyon, sa pag-iisip ng mga tao. Parang, how long do you think it would take for this to be addressed or cured? Kahit merong maliit na bilang ng Pilipino sa ating populasyon na naniniwala pa rin sa kagandahang asal, yun ay magiging sapat na para kumalat ulit yung kagandahang asal at mabuting ugali. Hindi ako naniniwala na dahil kumalat yung kabastusan ay matatagalan ito. Hindi. Kasi kumbaga nasa DNA natin ang kagandahang asal eh. Ang kaugalian na gumalang at magbigay galang sa kapwa-tao. So konti lang na good example at konti lang na pagbabalik nito sa ating mga paaralan sa bahay, maibabalik natin agad ito. Ang sa akin na mas mahirap na kultura ay yung kultura ng kamatayan. Kasi yung mga anak na nakita yung kanilang tatay o nanay na binaril, baka matagalan yung kanilang paghihilom at baka sa halip na maghilom ay magkaroon sila ng pananaw ng paghihiganti. At yun ang dapat nating bantayan kasi kapag ang kultura ng kamatayan na nagtagal, talo tayong lahat. Wala tayong ipapanalo kapag naging ang kamatayan ay solusyon natin. And then yung culture ng paghihiganti. Inga po, napakabigat na problema yan. Tsaka yung issue ng impunity po, no? Pero paano yan? Kasi miski hindi naman walang ini-endorse si President Duterte na kahit sinong kandidato, yung anak niya tumatakbong for Vice President ni Bongbong Marcos. E syempre, kung anak ka, nandun po yung natural na predisposition na protektahan mo yung ama mo against any possible prosecution in the future, no? So may nakikita ba kayong pag-asa na mas mapanagot siya kung sakaling si Bongbong Marcos po ang mananalo or mukhang malabo? Yung kultura ng impunity, hindi ko alam ang impunity sa Tagalog. I think lalo tayong lulubog doon sa kulturang ito na nakakalampas yung mga makasalanan dahil mayroong malakas na connection, ay hindi natin ito masosolve. Alam mo kung bakit?
kasi sila mismo ay tumatakas doon sa pananagutan ng krimen na ginawa noong panahon ng diktadurya noong si Presidente Ferdinand Sr., ang ating presidente. Kung sila mismo ay tumatakas, sa makatuwid, kung sino mang tumatakas, ay kasangga ko, tutulungan ko. Kasi alam ko na kapag tinulungan ko sila, tinutulungan ko na rin ang aking sarili. So, pag-ingat po tayo sapagkat, halimbawa, yung tax evasion, yung pagsisinungaling, yung pagbabayad sa trolls, ang lahat ng ito ay merong consequences, hindi lang sa ngayon, kundi sa future generations, sa mga anak at apo natin. Medyo patapos na po tayo, Bishop. Alam ko, busy po kayo, no? Panangin ko rin yan sa ano, yung sa mga trolls na ganyan. Kasi nga, officially si Bongbong Marcos sinasabi niya, name me one troll, tsaka tayo mag-usap, no? So wala daw siyang trolls. Although obviously, kayo alam ko, kayo mismo tinotroll, no? Siguro ano ba yung pwede nating gawing paalala doon sa mga Pilipino, sa mga kapwa po natin na nag-i-engage sa ganyang activities in exchange for money? Kasi may mga nakausap din po tayo mga campaign operators, pinapaliwanag nila sa mga trolls na ganyan, kadalasan ano eh, parang neutral sila eh. Parang even if they're working for one candidate, it doesn't necessarily mean that they are passionately or emotionally involved with the messages, with what they're saying online. Alam mo, kapag ikay nagsinungaling kasi nahihiya ka, maintindihan kita eh. O nagsinungaling ka kasi natatakot ka sa parusa, maintindihan kita. Nagsinungaling ka, nagkodigo ka kasi yun na lang ang last chance mo kasi baka bumagsak ka na at mag-repeat ka. Mali, pero maintindihan kita. Pero kapag ikay nagsinungaling at ginawa mong hanap buhay, I think napakatigas ng konsyensya mo para gawin mo yun. Okay kayo magsisinungaling at ginawa mong hanap buhay at ang purpose mo ay hindi lamang kumita, kundi para lalong magalit ang tao, lalong mapuot ang tao, lalong magkawatak-watak ang tao, lalong mamislead ang tao. Wala ko ibang salita sa'yo kundi evil. Alam mo, kapag merong trolls na magpo-post sa aking Facebook page o kaya kahit minsan sa personal account sa cellphone, no? Alam mo, nakarating na ako sa point na kinakausap ko na lang ang troll kahit di ko siya nakikita. At sabihin ko sa kanya, lagot ka. Magkikita kita tayo sa last judgment. Sumasagot naman po ba? Masagot po ba? Pero Diyos na nakakaalam na ginagawa mo. Tinatablan po ba? Medyo nakukonsensya ba o hindi pa rin? Hindi, at saka ibablock ko na. Natawa ko na. Sinasagot nyo rin po pala. No? Kasi nga, very vicious yan. Eh, no? Ito, isa pong punto. Gusto ko, ito, talaga ito nakakaano na eh, nakaka-dismay na rin. No? Yung, speaking of trolling, no? Isa sa mga talking points nila, ito yung may pare na o miyembro ng simbahan. No, hindi, pari na lang. Para very, very specific. Na nagsasalita on matters of morality in relation to politics. Lagi binabato, although wrongly, erroneously, yung separation of church and state principle. Okay? So, again, for the end time po, sana maliwanagan yung mga nanonood sa atin tsaka nakikinig. Ano ba yung dapat na pagtingin sa separation of church and state principle? Namumuliti ka bang mga pare pag nagsalita sa pulpit in relation to politics? Ang separation of church and state ay restriction sa gobyerno. Gobyerno. Ibig sabihin, pinagbabawalan ng gobyerno na magtayo ng state religion. Pinagbabawalan ng gobyerno na gamitin ang public funds para sa isang particular religion o church. Pinagbabawalan ng gobyerno na i-persecute ang isang simbahan o isang religion at i-favor ang iba. Yun yung separation of church and state. Ito ay restriction para sa gobyerno. Ang sa simbahan, merong canon law. Sa canon law, wala pong separation of church and state, kundi sinasabi na yung mga obispo at saka mga pari na pinuno ng simbahan ay dapat na ipagkatiwala yung engagement, yung pakikisangkot sa politika sa mga laiko. Wala pong separation of church and state
kapag pinag-usapan ng simbahan. Sabi nga ni Justice Panganiban, separation of church and state, yes. Pero separation between God and man, no. Kasi kapag hiniwalay natin ang Diyos sa kanyang taong bayan ang mahihirapan. Kay Justice Puno, naririnig natin, ay yung benevolent neutrality. Ibig sabihin, may mabuting kalooban pero neutral. Ganoon dapat ang pananaw ng gobyerno sa lahat ng religion. Ibig sabihin, neutral sila, pero mayroong magandang loob, mayroong magandang relation. Ngayon, kapag tinignan mo kung paano nila inuusig ang simbahang Katolika sa mga sandaling ito, kung paano minumura si Pope Francis, kung paano minumura yung mga obispo pinagbabantaan, hindi pa ba ito violation of church and state, separation of church and state, na ang simbahang Katolika ay recipient ng persecution mula sa mga may kapangyarihan. Tsaka nga pala, matanong ko na rin po, hindi ba kayo nakakasense ng parang anti-Roman Catholic Church bias from this specific segment of society na siguro mas finifeed ng mga trolls, no? Kasi bakit hindi natin masyadong nadidinig yan online, yung separation of church and state principle, kahit na mali yung pagkaintindi at paggamit nila ng mga trolls na yan, nung INC, Iglesia ni Cristo, ang talagang lantaran every election nag-i-endorso, di ba? Ngayon nag-endorso sila. Bongbong Marcos, Sara Duterte, meron silang listahan ng mga senador, pati sa mga local elections, at meron talaga silang block voting. Pero bakit hindi ginagamit sa kanila yon at dinadirect sa Catholic Church na wala naman pong block voting? Eh, talagang merong parang focus, siguro understandable kasi 82% ng Pilipino ay Katoliko. Kaya kung bobombahin mo yung 82%, gusto mong mabawasan yung kanyang influence. Example lang ha, is yan. At twice a year, nagsusuot ng pink ang pare sa misa. Yeah, oo. Maganda yan, okay. Maganda yan, paliwanag niya. Nagsusuot ako ng pink twice a year. Binomba ako kasi pink lawan. Sabi ko sa kanya, mas madalas ako magsuot ng pula kasi mas marami yung martyrs at saka may Pentecosta. Mas madalas ako magsuot ng pula. Mas madalas ako magsuot ng berde kasi lahat ng Sunday po, berde sinusuot namin. Pero bakit hindi kayo nagsasabi na political yung green, political yung red, pero political yung pink? Mm-mm. Ano sabi nila? Where does it come from? It comes from ignorance. Mm. Kaya hindi ko naman sinisisi, siguro challenge lang sa akin na maging mapagturo doon sa mga discipline ng ating simbahan. Opo. Oh, sige. Malungkot, pero on the other hand, sabi ko sa iyo kanina, siguro sa pagdating ng huling paghuhukom, ang unang itatanong sa atin ng Panginoon, anong ginawa mo sa mga mahihirap? Pero siguro ang itatanong din, pangalawang tanong ng ating Panginoon ay, nagkaroon ka ba ng sapat na kaaway kasi nanindigan ka para sa akin? Did you gain enemies because you stood up for me? Because if you did not have enemies for standing up for me, maybe you did not really stand up for me, but you stood up for yourself. Ako, napakagandang paalala po niya, no? Finally, Bishop po, dito ba sa darating na eleksyon, tumbukin na natin sa pagkapangulo, sa tingin niyo po ba malinaw na ang choices, yung moral choices that we are confronted with? Ito, iniiwasan tong framing na to ng mga campaign strategists, kasi ayaw nilang magmukhang moralist kasi that tends to turn off the voters daw po. Pero strictly speaking, mukha bang napakalino that this is a battle of good and evil? Tsaka siguro po, take this opportunity again to remind our voters. Paalala po, para sa Lunes, para hindi naman po tayo magkamali sa mga pipiliin natin, lalo sa pagkapangulo. Kapag sinabi mo moral choice ay hindi pagpamalinis, kapag sinabi moral choice ay hindi dahil I am more righteous than you, kapag sinabi pong moral choice ay pakikinig lang sa Diyos, pagdadasal, at pagtayo galing sa pagluhod sa pagdasal, ay ito yung tinanggap mo sa iyong panalangin, bulong ng Diyos sa iyo. So hindi po ito nangangahulugan na ikaw ay immoral at ako ay moral. I am holier than you.
Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang po ay ilapat natin ang 10 utos sa lahat ng kandidato. At sino po ang kandidato na pinakamalapit doon sa 10 utos, pinakamalapit na 10 check doon sa 10 utos, yun na lang po ang piliin natin at hindi tayo magkakamali. Kayo na po ang bahalang gumamit ng talino, gumamit ng research, gumamit ng track record. Kayo na po ang bahala na tingnan yung pangailangan ng mga kabataan, ng mga bata, ng mga sanggol, ng mga dukha. Ilapat na po natin yung ating 10 commandments doon sa ating pagpapasya. Huwag lang basta sabihing basta. Kasi kapag basta, crush po yon, infatuation po yon, ligaw po yon. Pero ang pagpili ay kailangan nating ibigay ang ating buong buo kasi hindi lang po kayo ang maapektuhan. Ang maapektuhan po ay milyon-milyong kababayan sa darating pang mga panahon. Baka hindi lang po 6 na taon, baka kung mali ang ating mapili ay lalong lumala, lampas pa sa 6 na taon. Kasi katulad nung nangyari nung panahon ng diktadurya, hanggang ngayon nagsasuffer tayo samantalang ilang taon na nakalipas simula ng EDSA People Power. So, misteryo po ito ng kabutihan, misteryo din ang kasamaan, at piliin natin na tayo maging agent ng kabutihan dito sa bundok. Okay, maraming salamat po Archbishop Socrates Villegas sa ng Lingayen Dagupan Archdiocese. Sana po naliwanagan kayo or mas naliwanagan po kayo doon sa mga napag-usapan po namin dito sa episode na ito. Bishop, maraming salamat po. It's really a privilege and honor. Oo. Maraming salamat po. Salamat po. Okay, ayan po nagtatapos ang ating portion na ito ng ating episode. Inga po, I hope nakinig po kayo rin sa mga paalala ni Archbishop Socrates Villegas. Siguro if I may add, kasi napakaganda ng mga paalala niya, no? Sa akin siguro, tingnan niyo mabuti bukod sa track record. Ako personally as a voter, hinahanap ko rin yung kandidato na merong mabuting or malinaw na pagkakaintindi sa importansya o halaga po ng mga institusyon dito sa Pilipinas. Kasi nga napaka-personality driven ang ating politika. At karaniwan, binoboto natin ang ilang mga kandidato dahil mukhang bagay maging senador, mukhang bagay maging presidente. Maganda, pogi, mukhang mabait. Pero hindi man natin talaga sila kilala, di ba? Pero pag tinignan niyo track record, sino ba rito yung merong pag-intindi doon sa importansya ng mga institusyon? For example, palakasin yung Supreme Court, yung justice system, yung criminal justice system, irespeto yung malayang pamamahayag, bigyan ng mas magandang autonomy ang mga local governments. Medyo mukha po siyang big concepts pag pinag-usapan natin, pero ang epekto po niya, napakalinaw po sa ordinaryong Pilipino. At number two, tingnan natin, pag sinabi ng kandidato, I would crack down on corruption, I would crack the whip on corrupt public officials, tingnan po natin yung background nila. Meron po ba silang ginawa against corruption in real terms? Or baka naman sila mismo yung nagnakaw. Number three, tingnan po natin siguro yung sarili ng pamilya nila. Nakikita natin, napaka-obvious po ng mga choices ngayon. No? Kung ayaw po natin ng mga political patronage, political dynasties, tingnan natin kung sino sa mga tumatakbo, yung talaga nagpe-perpetuate ng tinatawag na political dynasties. Yung parang, kailangan patakbuhin yung anak sa ganitong posisyon. Bakit? Competent ba o hindi? It doesn't even matter. Pinapatakbo nila kasi nandun yung opportunity. They want to accumulate further or more power habang nasa kapangyarihan, 'di ba? Tulad nga ng famous quote, 'di ba? Why what are we in power for? So ito yung mga iniisip po natin. Minsan makikita natin yung ugali, yung characteristic ng mga kandidato, hindi lang dahil doon sa sinasabi nila, hindi lang po doon sa track record nila, kundi doon sa mga taong kasama nakapalibot sa kanila at doon po sa mga pamilya nila, paano nila pinalaki yung mga anak nila. So again, siguro just some considerations po sa pagpili niyo ng i-elect na leader, especially presidente po sa Lunes. At pag sinabi natin wag po kayong bumoto sa magnanakaw, we're not referring to any particular candidate. Medyo nakakagulat bakit may tinatamaan, di ba? Bakit meron po bang magnanakaw sa mga tumatakbo sa pagkapangulo? Eh di kung meron po, talagang huwag niyo pong iboto. Bakit? Kasi hindi po magbabago magnanakaw pag binigyan mo ng posisyon. Mas magnanakaw po yan. Yun po. So maraming salamat po for joining us on this particular episode. And again, God bless us all.